Hi sa inyo mga ka-taste buds, tara at samahan nyo kami magluto ng napakasimpleng ulam para sa pananghalian, tortang giniling na baboy. Ito, isa-isahin natin ang mga ingredients na gagamitin namin. Sibuyas, bawang, paminta, asin, patatas, at ito ay hiniwa na namin ng ganitong kaliliit. Ayan. Ganun din ang carrots, hiniwa na din namin ito. Ito naman yung giniling na baboy. Kinchay. Itlog. Napakasimple ng mga ingredients, kaya naman simulan na natin itong i-prepare at lutuin. Maglalagay muna kami ng mantika. Bali, ang unang muna namin gagawin ay igigisa muna namin ito para lutong-luto ang mga ingredients na ihahalo natin mamaya kapag nilagyan natin ito ng itlog, para kapag pinirito natin hindi hilaw ang loob. Ayan, ibig sabihin yan, mainit na ang mantika. Una namin ilalagay ang bawang. Then, lalagyan na namin ang sibuyas. Ilagay na natin itong giniling. At maglalagay na kami ng paminta. Asin. Mamaya ang ilalagay na lang natin dito ay itlog. Pag yung imimix na natin ito, kapag napalamig na, ay ihalo na lang natin yung itlog. Hindi na tayo maglalagay dyan ng asin kasi ito ay timplado na. Ayaw naman natin na maging napakaalat ng ating tortang giniling. Then, i-set natin ang ating apoy na mahina. Paborito niyo rin ba ang ganitong ulam? Ako, napakasarap ng ganito. Pwedeng-pwede na dyan yung banana ketchup, di ba? Then, lagay na rin natin itong patatas. Then, hayaan muna natin ito na medyo malutuluto ng konti bago natin ilagay yung carrots. Ngayon naman ay haluin muna natin ito. Ayan, medyo naniniket pero okay lang yan. Pwede natin ganitohin yan. So, hindi pa masyadong luto yan. Kaya natin inano na ito. Hinalo, dahil ilalagay na natin ang ating carrots. Kasi itong ating patatas is medyo na half cook na rin yan kahit paano. So, tinansya na lang natin yan. Lalagay na natin itong carrots. Then, i-mix. Ito palang napakalasa na nito.
So pwede rin nga pala kayong maglagay ng harina dyan, ha? Pero kami, hindi na kami maglalagay ng harina. Gusto namin kasi sa torta, yung talagang purong-puro na itlog siya. Eh, di ba? Then, takpan natin to hanggang sa maluto. Then, pagluto na to, palalamigin muna namin to bago namin ilagay sa mixing bowl at lagyan ng itlog. So, ito luto na. Ngayon naman, ilalagay na namin to sa mixing bowl. At dito na namin to, palalamigin itong ating giniling. Ito na, palamig na namin. Ayan, ito na rin yung gagamitin naming panghalo, itong sandok, yung pinanluto namin kanina. Pero mamaya kapag pinirito natin to, ang pangluto namin is yung siyense. Ayan. And then, lagyan na natin to ng kinchay. And make sure maghugas kayo ng inyong mga kamay bago nyo gawin ang prosesong ganito. Then, lagyan natin ang magic syrup. So, bali, maglagay tayo kahit ganyang magic syrup para malasa pa din, di ba? Malasa na nung niluto natin. And then, mas gagawin pa natin mas malasa ngayon. Then, lagyan natin itong 4 na pirasong hilaw na itlog. And tingnan natin kung sapat na ba itong 4 para sa ganitong karami ng giniling na baboy. And make sure kapag naglagay kayo ng egg, tingnan nyo maigi, baka may shell na napahalo. Then, i-mix na natin to. Then, kapag magdagdag tayo, teka, hugas mo na ako kamay. Ayan. So, mukha namang pero sa tingin ko, parang kailangan pa natin magdagdag ng isa. Tingnan natin. Ayan, magdadagdag pa kami ng isa. Then, haluin natin ulit. Ayan, okay na yung ganyan. Sigurado na yan. Kasi yung 4 nga kanina, okay na yun eh. Dinagdagan lang talaga namin. Para maganda pag itinorta. Nga pala, pwede kayo maglagay ng harina. Tulad na sinabi namin kanina. Pwedeng-pwede. Kung gusto nyo ng mas makapal, medyo mas matigas, maglagay kayo ng harina. Kahit di na kayo maglagay ng baking powder, hindi naman kayo gagawa, tinapay. Yan. Kung sa tingin nyo, nahalo nyo na maigi, pwede na tayo mag-proceed sa pagpiprito. Napainit na namin ang kawali. Ngayon naman, maglalagay na kami dito ng mantika. Siguro pwede na yung mga gento muna, no? Yung ganyang karami, no? And then gagamit tayo dito ng syense. Siguro yung sukat na gagawin natin dito sa ating torta, ay iniisipan namin eh. Pwede na siguro yung isang sandok ang dami. So magagamit pa ulit natin yung sandok. Ayan, medyo painit-initin muna natin to. Then saka natin lalagay yung ating yung mixture. Ayan, sa tingin ko pwede na yung ganyan. Ilagay na natin. Tingnan natin kung pwede dalawa. Mukha naman pwede yung dalawa. Tingin natin.
pwedeng-pwede nga yung dalawa, o, diba? At saka mabilis nang maluluto yan, dahil ang niluluto na lang natin dito is yung itlog na nilagay natin. Kasi naman yung ating giniling na baboy sa yung patatas, carrots, is luto na naman yan kanina nung ginisa natin yan. So yan, at sa kung napapansin nyo, yung ating ano, torta ay nagiging golden brown ng ilalim. Kapag ganyan yan, ibig sabihin yung ilalim yan ay ganoon na rin ang kulay. Kaya pwede na natin yung i-flip ng dahan-dahan. O diba? Sabi sa inyo eh, ganoon din yung kulay niyan. Ito naman dahil kasabay din yan, ganito na rin ang kulay niyan. So kapag ganito na ang kulay niyan, ibig sabihin niyan, luto na yung lahat. So same process din ang gagawin namin sa lahat. Kaya naman ipakikita na lang namin sa inyo kapag luto na ito lahat. Ito mga ka-taste buds, luto na. Napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Tortang giniling na baboy na nilagyan namin ng patatas, carrots, at saka kinchay para lalong maging mas masarap. Ayan, ilalapit sa inyo. Tingnan nyo naman ang itsura. Diba? Siguradong mapapa-extra rice ka niya kapag ganyan ang ulam. At ang partner nito, napakasimple. Banana ketchup ay pwedeng-pwede na. So ayan, kung nagustuhan nyo niluto namin, huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.